ng kalahati ng katawan ko. Ganun. Hindi ko siya makita. Nasaan ba siya talaga? Atin siya. Hindi mo makita. Ito yung proseso na paglubugawin natin yung mga bulyog. So, kailangan na natin magsuot ng ating para tayo ay safe at infected ng mga bulyog. At since medyo painit na ang bulyog guys ay nag-aggressive sila. So, matapang kailangan talaga lubog. Ingat. Tingnan mo ang ating mga camera. Ating director. Ayan. Kasama natin sa team. Ayan. Ayan. Ang iba naman, nagluluto na sila para meron tayong kakainin. So, ayan. Habang si kuya naman, ay nagtataga. At ang iba naman, ayun, naghahanap din ng pang maraming area pero ay iba-iba dahil depende sa bulyog kung saan siya ulit. Pagkatapos natin mabugaw ay hindi ko alam kung saan sa susunod pupunta. Either lilipat lang siya ng kabilang puno or sa ibang depende no? Kung saan siya malapit magugustuhan niya gumawa ng panibagong bahay. This is only 1.5 weeks pero sobrang laki na. Medyo hindi sakita guys. Ayan, tingnan natin ang sinya. Tingnan natin. Close up ba? So, pagawin muna natin para makalapit na tayo sa ating mga harvest na honey. So, ganito yung ating ginagawa. No? Kasama natin ang team. Ayan, nakapaligid lang sila sa ating. Suot na rin ako dahil ay magliliparan na sila. Dahil nabubugaw na sila sa upo. So guys, yan yung paraan para ang bulyog ay mag-alisan sa kanila. Ayan, aakit na siya. So nabubugaw na yan. So si kuya ay aakit na. Nang parang Spider-Man. Ayan. So medyo mababa lang naman kaya maganda na rin compared sa iba talaga sobrang tarik pero unti-unti natin siya. Kuya, para makuha ng kusa, matanggalan mo siya ng konting ano, bara. Ayan. Kasi hindi natin siya makita dahil matatakpan yung mga dahon. Wow, I love Sonia.
Ang honey ay napaka ganda sa katawan at napaka yaman sa benepisyo. Kaya ay guys, alam nyo ay ang honey to, at tingnan nyo naman yung bubuyog, napakalaki. So guys, pakita ko sa inyo ha, slice tayo. So kain tayo kuya. Ready ka ba? Ako na lang muna. Siguro naman, ano na yan eh. Sawa na yan. Guys, ang laki oh. Tingnan nyo naman yung ating bee. Mm-hmm. Sarap oh. Mababa yung nanda. Tapos, guys oh. Ito naman. Balitaan nyo ba ito? Ayan o, buhay na buhay pa o. Yan, yung larva niya o. Guys, napakasarap nito. Gamot sa ulcer. Yan, gamot sa ulcer. Yan, kita nyo? Ayan o. Kinakain yan guys, alam nyo ba yan? Sarap. Sarap o. Lasang masarap pa sa gatas. Grabe, ang sarap. Ang sarap. Parang tumutunog. Yan nyo siya guys. Parang yung mama rin na yan. Maniwala ka sa akin. Hanap tayo. Ayan siya guys. Oh. Tingnan nyo naman, no? Ayan ang mga bubuyog. Ayan siya. Ito naman, no? So guys, napakasarap nito. Ito ay buhay pa, oh. Kainin natin ito. Ayan, no? Ayan. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Ang sarap, promise. Ang sarap. Okay, kaya next ay hahanap naman tayo sa kabila. Last. Ayan, lahat-lahat. Yung mga narbis natin, pero kuya, Tamil, ay hindi pa tayo tapos. Ito ay magla-lunch lang kami. Medyo konting kwentuhan about honey, especially wild. Ikaw ba kuya, nakagat ka na? Maraming beses na po. Ano yung pinaka worst na nakagat ka talaga, hindi mo kakalimutan? Yung kung mapasukan ako sa loob ng tainga nang bago kumisot. Ganun. Yun. Tapos yung kauna-unahan, pre. Ano, dinagnat ka? Natanggal ko naman siya. Buo nandoon. Pumasok. Pumasok. Oh my god. Bago. Oh, grabe. Yun ang pinakamasakit. Tapos yung makagat sa tapat ng ilong, masakit din. Yung sa mata, okay lang yung kahit pumaga. Hindi kasi, ang problema sa inyo, talagang sumusugod kayo.
katulad nun, nasa na yung parang fishnet. Ayun. Kaya... Noon po, wala po kami fishnet. Oh, kaya ay, nga. Nagaya ko lang po yun sa mga namumuhag din. Ah, ganun pala. Ganun ang discarte. Para hindi sila makagat. At di, ginaya ko sila. Ayun, naging... Nasanay na din na kasi po. Kasi ako, kuya, pagka nagpupunta talaga ako sa isang lugar, lagi ako may dala kong ano. Maganda ito. Kaya yung binigay ko sa'yo, ayan, ay magagamit mo sa maraming pagkakataon. Hindi na yung ano, yung fishnet ang gagamitin mo. Mm-hmm. Para at least syempre ay safe. Alam mo, tuwing nagpapaharvest talaga ako, minsan hindi naman talaga ako kasama. Minsan sinasabi sa akin, wala yung mag-harvest. Bakit? Kasi nga ay namamaga pa, dinalagnat pa. So, siyempre, yung kalagayan natin ay, kahit ako, tingnan mo naman, oh, itim pa, maga pa, oh, kinagat din yan. Ako po, nakakisotan din din ngayon. Sanay na, hindi na ako pinapagaan. Pero, kayo ba ay linagnat na talaga ng, nung pormero po, dahil siyempre, pormero, hindi pa ako nasusubukong makagat. Nung maagat, linagnat talaga ako. Di, ang pangit mo. Ay, pangit na, mas pangit pa lalo. Ah, ganun. Pero, tawag dito, ikaw naman ay nag-i-enjoy sa ginagawa mo. Abay, pero, kayo ba kumakain din ng honey? Eh, konti lang po dahil allergy ako eh. Ay, kaya napapaibig ako sa eh. Hindi ko rin matiis. Yung anak ko allergy din. Ah, ganun. Pero yung dalawa hindi. Pero alam niyo ba ang honey ay gamot sa allergy? Ay, siguro. Kasi, dalawang klase ang ating case, no? Meron kasi, ako, ang gamot ko, ako ay may allergy. Pero ito ay gamot ko actually. Lalo na yung pagkagising na ako ay bahing-bahing, aching-aching. Ginagamit ko siyang natural gamot, no? Pero, manami kasing akala na ang iba ang honey ay lalo na kapag diabetic, no? Kailangan na iintindihan ng mga tao yan eh. Kaya gusto ko din ay kahit papano, hindi naman ako doktor, pero since may experience, no? And meron tayong, marami tayong mga customer na ginagawa nila tong gamot, no? So, yung mga diabetic, laging tinatanong sa akin, Madam Quindy, yung honey ba ay pwede sa diabetic? Oo! Kasi kung ang asukal lang gagamitin nyo, eh mas bawal. So, I think this honey is a natural, kaya yun ang alternative, no? Kaya kung sasabihin at tatanungin tayo, ito ba ay pwede sa diabetic? Yes, no? Ay siya ang napakaganda, no? Lalo na sa mga nag-i-insulin. Ayan, no? Meron tayong mga suki talaga, no? Yan ang gamit nila. Kaya yung honey ay napakadaming gamot niyan, no? So, guys, kung kayo nakikita nyo, tingnan nyo gano'ng kalaki yung wild honey. Ganyan kalaki, biruin mo. So, ay, ito ba, kuya, sa palagay mo? Ayan, yan lumilipad sa atin, ay kakagating pa ba tayo? Hindi na po. Iba na po yan. Yan. So, hindi na po yung kanina. Hindi na siya ganun aggressive, no? Hindi katulad yung kanina. Medyo ito, I think, lasing na yung bubuyog na yan. Medyo bulag na sila niya, no? Kaya mas masarap mag-harvest ng medyo... Bata pa siya, no? Bata pa. O, tignan mo si kuya. Nahawakan lang ngayon. Bata pa po ito. Okay. Bababa pa sila. So, nandito pa sila sa loob. Kaya siguro... Yung kaya po butas-butas na to, pag sila'y lumalabas, sinisiksik nila yan. Sila nabutas para sila lumakas. Pag lumakas na siya, di katulad na nung malalakas. Yan, katulad na. To yan. Malakas to. Malakas magiging yan. Ganyan na siya. Yan. Ito ay medyo ito, baby bata. Pa. Baby pa. Mm-hmm. Ito po yung umuubos kang kulot pag kayo nag-harvest na ito. So, guys, kasi ito ay ito yung mismong pinaka honey o yung si larva, no? Ito yung mismong may laman na. Magkaiba yan, no? Ito yung pinaka bahay nila, no? Yan. Bahay. Ito yung bahay. Ito yung honey. Ito na yung honey, no? So, ito ay napakadaming bubuyog niyan. Kaya guys, isa pa sa mga gusto kong iklaro, no? Dahil marami ang nagtatanong, bakit hindi tayo nauubusan ng honey? Guys, ito lang, no, ay gusto kong maintindihan ng ating mga manonood. Ang honey ay nagmumultiply. In a day ay kaya niyang manganak higit 1,000. Imagine mo to kung gaano lahat yan ay bubuyog. Lahat yan ay bahay ng bubuyog. Imagine mo kung siya ay manganak ngayon ng higit 1,000,
ina, ito ba sa palagay mo ilang weeks lang to? Ito po ay abuti ng mga tatlong linggo ay mag papalipad na siya. Papalipad na siya. Ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan mag-harvest because in a week ay kaya natin ulit mag-harvest. Yung hinarvestan natin ngayon, after a week, babalikan natin ay meron ulit yon. So, paano mauubos ang honey? Kaya yan ang gusto kong i-correct sa mga ating mga manonood na saan nang gagaling ang honey nyo sapagkat ay baka daw ay... kasi marami talagang fake honey. Pero kaya gusto ko iklaro sa kanila na hindi pati natin pinapatay ang bubuyog. Dahil sila, pag inalis natin, pinausukan natin, lilipat lang naman yan sa ibang bahay. Kaya yun yung gusto natin iparating sa mga ating mga mamimili or yung talagang minsan ako ay nasasaktan. No? Dahil ako ay naiintindihan ko ang proseso ng honey. At sila ang nagtatrabaho. No? So, tayo ay ang binibigay natin, ang sinasabi natin sa ating mga kababayan ay raw honey. Kaya nagtataka sila, bakit hindi tayo nauubusan? Guys, in a day, kayang manganak na isang bubulan ng higit 1,000. Plus, magmumultiply pa yan, paano tayo mauubusan ng honey dito sa Pilipinas? Biruin niya. Ang daming bubuyog yan, no? Kita niyo, buhay-buhay pa. So, I think, ayan ang dapat maintindihan. Tayo ay patuloy na ay pupunta sa saan-saan lugar para mag-harvest ng honey. Kaya guys, samahan niyo pa kami. Medyo umuulan na, puputuloy na natin ang ating pag-uusap na to. At maraming pagkakataon pa na tayo ay magkakaroon pa ng friendsuhan. Okay, maraming salamat po. Ito tayo. Alam mo, no, lakas ang tubig doon. Oh, tawtawin ako. Alin? Alin? Ayan. Water pump to, no? Guys, dito may part din ng bubuyog. Ayan. Patarik-tarik. Mataas. Ayan. Masakit na. Singit ko. Nakakalakad doon. Nakakalakad. Ay, ano yun? Gulat ko naman. Ahas yun eh. Ha? Ahas. Yan, yeah, bangin eh. Hindi, may gumalaw. Okay guys, dito tayo. Ayan o. Anong tawag dito? Batis. Ayan. Nalabas si Madam Queen B. Nakatupi. Charot. Ano yung English ng batis? Baptize? Ayan o. Ayan. Dito tayo. Ayan. Ganda o. Yehey! Baba lang. Hello! Ayan. Okay guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, Madam Queen Bee!